Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y 5 Hunyo. Ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita kay San Bonifacio, obispo at martir. Ipanalangin natin kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasam ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maipahayag sa ginagawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng 2 sulat
ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na pinakamamahal kong anak, sumainyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pagpinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, pinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatungko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatuo, totoo tungkol sa Panginoon o aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ihayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ako ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa uling araw ang ipinagkakatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y iyong panaligan, nang di mamatay kailan. Alleluia, 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 alleluia.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa 3 at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, at ang Diyos ni Jacob.' Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalutigit ang mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikinig sa Radyo Totoo 95.9, ang opisyal na himpilan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano po kayang hitsura ninyo kapag nasa langit na kayo? Yung po ba'y naisip ninyo? Ano kayang hitsura ko pag nasa langit? Sino kayang makakakilala sa akin sa langit? Marami pa rin kaya akong pera sa langit? Kilala pa rin kaya ako? Igagalang pa rin kaya ako doon? Ako kaya ay mamanuhan ng aking mga apo doon? Ang akin kayang mga kumare ay makakachismisan ko doon? Tuga po yung mga natanong na ninyo sa inyong buhay. Magsimula na ko yung magtanong dahil papunta naman tayo lahat doon. Kapag po iyan ang inyong nasa sa isip tungkol sa langit, uulitin ko sa inyong sinabi ni Jesus, maling-mali kayo. Bakit? Sa langit, hindi na iniintindi doon kung anong hitsura mo. Kulubot ba ang iyong mukha? Makinis bang iyong balat? Kilala ka ba ng iba? Hindi iyon ang pinag-uusapan sa langit. Sa langit ang pinag-uusapan, iisa, ang Diyos. Hindi kailanman pag-uusapan doon ang iyong sarili. Sabi ng mga banal ni San Agustin at ni Santo Tomas Aquinas, pagdating sa langit, mapupuspos tayo ng ningning ng Diyos at hindi na natin maiisipan ang ating sarili. Yun ang pinakamasarap na estado ng buhay.
yung wala kang inaalala, ang Diyos lamang ang iyong pinagkakaabalahan. Kaya ngayon ang minimithin natin ang makarating sa langit. Sapagkat pagdating sa langit, hindi mo naiintindihin kung may utang ka. Hindi mo naiintindihin doon kung kagalit mo ba ang iyong kapitbahay, iniimikan ka ba ng ibang tao. Hindi iyon ang usapan sa langit. Ang Diyos lamang ang pinag-uusapan sa langit. Kaya nga, kung gusto ninyong matesting, kung kayo'y pwedeng pumunta sa langit, may isang paraan. Payapain ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong magpa-stress sa mga taong wala namang ginawa, kundi hanapan kayo ng mali. Huwag kayong magsasama sa mga taong dinadala kayo sa masama. Huwag kayong laging pumunta sa mga lugar na magdadala sa inyo sa kasalanan. Gusto mong matesting kung paano ang langit, subukan mong maging payapa ang iyong kalooban. Yung wala kang ibang iniisip, kundi ang Diyos. Alam niyo kung sino ang mga madalas mag-isip ng ganito? Yung mga taong nahihirapan sa buhay, dulot ng sakit, karamdaman, problema, at wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yun ang karanasan ng langit. Yung kapag ka ang iyong buong buhay at pagtitiwala, ang Diyos lamang ang iyong pinatutunguhan. Yun ang langit. Kaya nga kahit dito pa lamang sa lupa, pwede na nating matesting ang buhay sa langit. Ay kung ikaw ay hindi sanay na walang kachismisan, abay huwag kang umasang pa sa langit ka. Kapag ka ikaw hirap na hirap, kapag wala kang makausap, yung akala mo ay wala kang saysay, kapag wala kang ginagawa, ay siya, mahihirapan ka sa langit. Dahil sa langit, iisa ang gagawin natin, purihin ang Diyos. Wala nang iba. Walang puwang doon ang galit. Walang puwang doon ang inggit. Walang puwang doon ang iyong pagnanais na maging mas malamang sa iba. Walang puwang doon ang sarili. Sa langit, Diyos lamang ang mahalaga. Kaya ngayon tanong ng mga Saduseo, doon po sa pitong magkakapatid na nag-asawa, ay sino ang kikilalaning asawa nitong babaeng isa? Hindi yun ang pinag-uusapan. Marami sa atin kapag ka namamatayan, narinig nyo na ito yung iyak na iyak, iintahin mo ako sa kabilang buhay, doon tayo lamang ang magsasama. Hindi ho totoo yan. Sa kabilang buhay, ang Diyos lamang ang mahalaga. Hindi mo na doon hahanapin ang iyong asawa. Hindi mo na doon hahanapin ang kabit ng iyong asawa. Hindi mo na doon hahanapin ang iyong mga pasaway na anak. Sa langit, ang Diyos lamang ang mahalaga. At ang kasiyahan mo, kapiling ng Diyos, yun ang karanasan sa langit. Hindi ang kung ano pamang mga bagay. Kaya nga, para paghandaan ng langit, unti-unti kang maging malaya sa mga maraming bagay na nagpapahirap sa iyo. Kung buong buhay mo, ang ginagawa mo'y intindihin ang iyong kapitbahay na chismosa, huwag kang maglalapit. Nakaka-stress iyan. Kung lagi ang ginagawa mo ay paglingkuran ang mga tao na hindi naman nagpapasalamat sa iyo, unti-unti, habang ikay tumatanda, palayain ang sarili sa mga bagay na iniisip mong nagpapahirap sa iyo. Dahil ang langit, hindi ka pahihirapan. Dahil sa langit, walang parusa. Dahil sa langit, walang paghihirap. Pagmamahal lamang ang mayroon sa langit. Kaya gusto mong gawing langit ang buhay sa lupa,
magsimula kang unti-unting magmahal. Unawain ang mga taong mahirap unawain. Patawarin ang mga taong hindi mo mapatawad. Imikan ang mga taong hindi mo kinakausap ng matagal ng panahon upang unti-unting magkaroon ng kapayapaan ng ating sarili, paghahanda para sa buhay na ating tatamasahin sa langit. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang ating pinararangalan si San Bonifacio, ang unang obispo ng Germany, isang martir, nag-alay ng buhay para sa pananampalataya. Mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong kay Jesus, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo ako ng pusong nagnanais na maging malaya sa lahat ng mga nang-aalipin sa mundong ito. Ang problema, ang karahasan, ang kasalanan, ang pagkakamali. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maranasan ang kapayapaan dito pa lamang sa lupa, upang sa pagdating ko sa langit, maunawaan ko ang nag-iisang mahalagang bagay. Ikaw lamang na dapat kong papurihan at laging mahalin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita kay San Bonifacio. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, sa hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa katapatan sa pananampalataya, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang upang sa aming salita at gawa ay maihayag ang pananampalatayang pinagmalasakitang ipalaganap ni San Bonifacio at pinaglaanan niya ng paglilingkod habang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong tulong at suporta ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng gawaing ito. Ikatlo, kasalukuyan pong naririto sa atin na sa inyong harapan ang Mahal na Birhen ng Konsolasyon, ang ina ng Intramuros. Siya po ay galing sa simbahan ng San Agustin sa Intramuros, Maynila. Naririto sa atin upang magpalaganap ng debosyon. May pagdarasal ng rosaryo at pagdarasal sa kanya sa alas 6 ng umaga at ang misa ng pamamaalam ay ngayong Sabado, alas 7 ng umagang misa. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawain. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga imahen, mga rosaryo, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, gawing langit ang buhay dito sa lupa. Salamat sa Diyos. Humayo na't ipahayag kanyang pagdaling at habag, isang buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.